Boy or bago naging mananari sa Firebird, dati po ako nagtatrabaho sa fitness center. Doon po ako nakilala ni Sir B-Boy and actually before sa fitness center isa ano muna ako receptionist muna ng isang building tapos nag-work ako sa Fitness First, doon ko lalong na-meet si Mr. Enrique kasi tapos nag-offer siya sa akin ng work kung pwede kong subukan, which is thrice a week lang naman. So, binigyan ko ng trinay ko. So, nung trinay ko, nagustuhan ko kasi recording lang, sasagot lang ng inquiries through phone. Yung farm naman, magbibigay lang ako ng welcome drink. So, ganun lang, mag-entertain ng buyers. So, masyadong light. Tapos, dumating yung point na after ilang months yata last year, nag-offer na siya sa akin na gawing full-time. So, pag yung sinabi niyang full-time, sa akin na yung purchasing, sa akin na rin po yung, pag sinabing purchasing pala, sorry ah, lahat po yun na including gamot, lahat ng kailangan sa farm, pati construction supply, kasi walang tigil yung construction namin sa farm. Ano ba ba? Lahat ng kailangan na feeds, lahat ng kailangan ng mga tao sa farm, lahat dumadaan sa akin. Tapos yung recording, inventory ng manok. Nung una niyo marunin yung ano na sa tungkol sa manok, anong naging reaction na isip niyo? Actually talaga, nung unang offer sa akin yun ni Sir B-Boy, tinurn down ko kasi sabi ko parang ano eh, hindi naman, never pa ako napunta sa field. Tapos sa sabong. Sabi ko, ayoko yata, yun kasi sabong. Pero nung na-try ko, nung pinadala ako ni Sir B-Boy sa driver niya sa Arana, yun, nagkakagulo, ingay-ingay. Parang ano, ano ba naman to, hindi ko maintindihan. Pero nung manok namin, iba pala yung feeling na manok niya yung nandun sa taas. Alam mo yung nininervyos ako pero nag-cheer ako para sa manok namin. Yun nga lang sa betting and all that, talagang zero ako, talagang wala akong maintindihan. Para nandun lang ako para sa manok namin. Sino po ba kayo? Yung si pagka wala sa farm? Ano po ba yung totoong character? Pag wala ako sa farm. Pag wala ako sa farm, nasa office ko siya. Wearing naka-dress, talagang babaeng-babae sa farm kasi syempre hindi ako pwedeng naka-dress, hindi ako pwedeng naka-pa-sexy sa farm. Talagang nakapang-farm ako kasi mahirap like nung nag-start ako, sumasama pa ako mag-deworm. Kami ni Sir B-Boy, sumasama pa kami mag-deworm. So mahirap kung nakapang-girl na girl ko sa farm. So pag dito sa office, medyo girl-like ako yung suot. Karakter, hindi matapang po ba or hindi naman? No, same lang naman eh, mapasa farm at sa office. Yung character ko is, yung attitude ko, it's the same. Kailangan kasi ano, medyo strict talaga ako. Lalo na pagdating sa farm, kasi mga boys, mga, syempre, yung mga under sa akin is mga lalaki. So, medyo kailangan meron din konting yung irerespeto nila ako. Tingin ko lang naman po, ang siguro magiging advantage ko bilang isang babae sa mundo ng mga lalaki o sa gumero is yung ang mga babae kasi medyo perfectionista lahat ng mga ginagawa. Talagang toro. Parang pag nananamit kami, syempre kailangan partner, kailangan lahat tinitingnan. Like ako sa farm, syempre mas mabusisi. Lalo na ako sa pagtatare, medyo mahinhin pero gusto ko pulido yung gawa ko. Unlike yung masyadong ang bilis-bilis, pero sabi ko, ang pangit naman ng gawa. Mas ano kami, mas magaan yung kamay, mas talagang pagtrabaho, talagang tutok, talagang tinutukan. Unlike kadalasan lalaki, gawa lang. Though marami din naman ako mga nakikita mga ano, subungero o mga nagtatari sa tarian, na talagang ang linis, ang pinis ng gawa. Parang babae din ng kamay, o parang babae din ng gumawa. Pagka humahawak ng manok, pulido rin, sa tingin niyo, pulido rin pagka babae? Ay, yes, kasi ang babae, yung paghawak ng manok, tsaka mas light yung kamay namin. Mas light yung, mas hindi nga mas mapiglas yung manok eh, pag kami. Kasi yung lalaki, syempre, medyo may bigat, or mahigpit. So sa amin, mas light eh. So siguro, mas ano kami doon. Oo. Sa rin, ma'am, tingin niya marami na ba mga babae pumapasok sa industriya ng sabong? Ay,
nag-iupo, sobrang dami ng nakikita akong babae na nasa industriya natin. Kasi nung nagsisimula ako, 2006-2007, halos ilang tao lang nakikita ko sa Sabungan. Minsan halos walang babae. Pero ngayon talagang kahit saan sa Sabungan ako pumunta, sobrang dami na rin akong nakikita babae. Which is mas maganda. Mas maganda sa industriya natin kasi mas nagkakaroon ng nagiging glamorous. Dahil before, pagka sinabi mong sabong, parang gambling, parang sugal lang talaga. Walang mga babae, puro lalaki, pustahan lang, marataas yung bet. Ngayon, nag-enjoy tayo dahil mas madami, mas maingay kami, mas masaya kasi nag-cheer. Personally, ma'am, anong nagustuhan mo talaga sa sabong? Yung pag sinabing nagustuhan, ako kasi ngayon, dahil nga ito, tumagal na rin ako sa industriya natin, nag-e-enjoy na rin ako sa trabaho ko Nag-e-enjoy ako, iba yung excitement, lalo na pagka magtatari na ako, iba yung feeling. Pagka yung manok ko, yung tinarian ko, nasa taas na. Tapos pag lumalaban siya, yung feeling ko parang ako din yung lumalaban. So talagang na-hook na talaga ako. Iba na yung nag-enjoy na ako. May hinahangaan ba kayong sabungera? Sabungera? Si Ma'am Osang. Si Ma'am Osang lang naman na nag-iisang sabungera na talagang talagang maliba. Hindi naman dahil sa nasa big time siya. Pero ngayon naman yung mga newcomers na mga babae, natutuwa din ako sa kanila Kumbaga yung mga nga din ako, lalo na iba na talagang yung sumusuporta talaga all out sa mga asawa nila ng mga sabungero. Maganda, sabi ko nga okay din pala na pagka sabungero yung asawa niya, sinusuportahan niya, nag-i-enjoy din siya. Meron nga dyan, di ba, sabungero yung lalaki, tas yung wife niya biglang nag-aral magtari. Na-feature sa isang TV. Mas maganda siguro yung ganun, walang away. Ano pong reaction niyo naman pag may mga babaeng sasabi kayo ang inspirasyon nila at bakit kaya napasok sila sa... Well, I'm happy. Happy ako sa ganun kasi syempre knowing na parang ako tuloy naging role model na hindi, na una naman talaga hesitant akong pasukin tong mundo ng yung sabungero. Masaya ako. At least, una-una hindi na ako mag-isa ngayon. Pag nasa Sabungan, marami na kami. Mas masaya na kami. So, happy ako na madami na kami nagtatari. Sa mga babae po na nanonood ngayon, yung alam ko, yung iba dyan, boyfriend ng sabungero, asawa ng sabungero, sana po hindi negative ang, kasi marami dyan ang negative pa rin. Pag narinig yung sabong, iniisip nila sugal, negative agad. Subukan nyo po muna. Pwede ninyong samahan yung mister ninyo or boyfriend ninyo sa sabungan. Hindi naman po lahat pagdating pag sinabing sabong is sugal na. Mag-e-enjoy like ako nung una, ganun din. Pero mas masaya po sa sabong. Unang-una nag-e-enjoy, marami po kami natutulungan ng mga tao. Ang dami pong nagtatrabaho sa sabungan. Ang dami pong natutulungan ng industriyang ito. Tsaka mas sumahaba po ang buhay. Lalo na ako, tingnan mo, kahit walang boyfriend. Sige. Okay na yun. Okay na yun.